106.7 Energy FM. Ano yung sabihin na, Joe? Sabihin mo, Energy! Hello! Hello! It's me! Ano kanta yan? Yung ano? Hello! It's me! Parang Adele! Kala ko parang pang nursery. Parang hello. Hello! Alam mo sana kapag may nagtitinda sa labas, no, meron mo nang pa-hello, no? Di ba yung kunwari mga nagre-repair sapatos? Taas hello! Pero patatawa ka kasi iba yung ano, di ba? Lalo pag ako testing ko. Sige. Pabili nga po lang yan. Alam, pabibili lang ha. Oh, pabili nga po yung yellow. Hello! Di ba? Matatawa ka, di ba? Parang ang cute lang. Parang ang galang. O kaya magkakaroon kayo ng communication ba, di ba? Sumagay. Ano, good vibes. Hello. Good vibes ka agad. Ay, ano yun? Tignan ka agad. Ano yun, kasama? Pabili ka, no? Pabili po. Hello. Ay, paano pag bad trip? Yung pagbibilan mo, alam mo, di ba? Paano? Bibili ka kanya. Oo, bibili ako. Pabili nga po. Pabili nga po bubble gum. Hello. Hello. Hindi, hello. Oh, bakit? Pero maganda yun, no? Yung may hello. Importante yun, yung mga hi, hello. Kahit di mo kilala. No? Oo. Ay, hi po, hello, ganon. Ako ganon, normal. Oo, actually. Pansin mo, kaya diba? Marami na in love sa'yo eh. Diba? Halos lahat yan. Natutunan ko na eh. Diba? Natutunan ko na lahat yung mga pang-style. Yan, strokies. Bukod sa ano, bukod sa hi, ano eh. Yung parang ano, yung sangiti pa lang eh, mapapatawa na kita eh. Oo, paano? Yung parang pag nasa lang, alam mo na, sa dugo mo talaga eh, no? Yung charm, di ba? Yung sex appeal, nasa'yo eh. Tanggalin mo yung appeal, no? Wow, grabe naman. Kumbaga para, Bart, sinalo ko na yung, hindi ko man nasalo yung kapugian, yung kulay. Oh. Pero ito, yun yung sinasabi, ayan yung appeal. Ayan yung gift, totoo. Eh. Okay, ay, importante rin yun. Ay, totoo ah. Maraming gwapo na wala namang appeal. Kaya nga, di ba, mas ma-proud ako na kahit ganito yung tsura ko, huwag niyong tawanan, baka pag nakita ko yung personal. ganun lang eh. Pag nakita ka sa personal, sabihin, ay kuya, nalabas ko na ba yung basura? hindi lang yun, baka, Papa? Ito po ba yung kamusta po yun? Si Mama po. Ay, nakakaloka. Ay, nako. Eh, bueno. Napagkakamalan tate. Anyways, ay, alisin ko na mga pagkakamusta naman. Yes, kamusta kayong lahat ngayon? So, sana meron kayong moment na nakapagpahinga na kayo, di ba? Malamang may mga nagsiesta dyan, na nakatulog, pero hanggang ngayon, parang antok pa rin, nakakaimot yung ganyan. Totoo. No? Totoo. Para wala kang energy. Pero sila naman puyat ng puyat, tapos magreklamong nga antok. Correct. Minsan sarap din pagkakutusan eh. Minsan magulo rin tayo eh, no? Bakit ganun? Pero kasi parang yung pahinga mo, minsan, yun na yung pagpupuyat eh. Nagigets mo ba yun? Ako napapahinga ako kapag nagpupuyat. Doon ka na relax. Totoo. Doon parang... Me time. Yan. Tapos sa cellphone ka, lalaro ka. Uh-oh. Kahit na alam mo pagkita-pagkita dyan, pero pupuyat ka parang yun yung ano mo. Hanggang sa makatulog ka lang. Pagising mo, yun na naman, back to normal. Totoo, na nakakaloka buhay. Saludo ako sa mga ganun tao. Talaga, di saludo ko sa akin. Oo naman, partner. Kaya minsan, wala na tayo, lagi tayo may sakit eh. Kaya tinatamaan tayo ng mga sakit gagawin. But anyways, well, ganun eto talaga na. Mga buhay, may mga taong ganyan. Correct, speaking of mga taong ganyan. Eto ngayon, dahil nga po Tuesday ngayon, G. Pumili po kami ng katanungan galing sa ating mga pangga. Sino ang maswerteng napili natin ngayong Martes, partner? Ay, galing to kay Ariel ng Pasig. Akala ko si Ariel, si Kuya. Baka si Kuya Ariel yan, di lang sabi ng pilido eh. Eto nga anong po, tanong? Ang tanong ni Ariel, ano ang gagawin ko? Hindi kami magkaunawaan ng biyanan ko porket wala akong trabaho at nakikitira kami. Hoy! Grabe naman. Walang trabaho si Ariel at nakikitira sila. Nako, hindi malamang nasa poder ng asawa niya yan at kasama magulang. Biyan yan eh. Malamang, diba? Oo. Nako, sinasabi ko sa inyo eh. Yan yung number one na problema, Jim. Lalo na't ano ha, nasabi niya walang trabaho. Yan ang hirap, no? Kapag ikaw ay kasama mo yung biyanan mo at ikaw ay walang trabaho, correct. Ikaw agad yung masisilipan eh. Ikaw totoo. Agad yung makikita. Siyempre, ikaw na nga yung lalaki, ikaw pa yung walang trabaho. Totoo, medyo mahirap yun. Kung ako yung magulang, medyo talagang
maano ako sa iyo, mayayamot medyo ako sa iyo. Medyo tagilid. Oo. Oo. Kasi syempre sa kultura din ng mga Pilipino, no? Mm. Kapag ikaw ang lalaki, ikaw ang provider. Oo, totoo. Totoo naman. Hindi mo pwedeng ibibigay mo yung kamay ng anak mo, tapos paano mo pakakainin to? Correct. Tapos ang pangit pa nun, yung asawa niyo pa yung nagtatrabaho. Diba? Parang mas ma-feel ngayon ni Benan, na parang, ba't ganun? Parang lugi yata ako. Lugi yung anak ko. Ikaw, libre na nga yung bahay ninyo. Oh. Tapos ang kapal pa ng mukha mo, wala ka pang trabaho, ba't hindi ka maghanap? Diba? May pa-breakfast pa yan. May pa-breakfast pa. Diba, yun yung mga, yung mga dahilan din. At bukod dyan parte, siguro baka ito si Ariel, mahilig tong tumambay o lagi makipag-inuman sa mga tropa dun. Yun pa. Ang lakas pa ng loob maglasing. Yun ang mahirap. Kung kunwari, Ariel, sabi mo, di ba, nakikitira siya. Hmm. Tapos, sabihin na natin, ang samamang pakinggan, pero palamunin pa siya. Di ba? Literal. Ang masaklap nun, Jim, posible din na kapag nagbabangayan sila sa harapan pa ni Bianan. talagang kulats talaga siya dyan. Yan ang mahirap, partner. Hindi mo yan teritoryo. Correct. Teritoryo ng asawa mo yan. Sino ba kakampihan yan? Correct. Di ba? Magkakaroon ng kampihan yan, partner eh. Pamilya sa pamilya. Di ba? Maliban kung ikaw, manhid ka. Ariel, di ba? Kung yung salungan at okay lang, sige, mag-away. Yung tipong ano, pati tipong nangyayamot yung okay lang, sige, mag... Ako si Sinyo, ay, naku, masak. Ganyan na kaya na. May asama ko ni anak nyo eh, di ba? Kaya baba iniisip eh. Diba? Pero in reality, di ba, ang pangit din talaga. Oo, awkward. Ang pangit din yan. Awkward talaga. Sobrang awkward nun. Kasi nga, yung thought pa lang na nakikitira, syempre medyo, alarming yun. Kumbaga, oops, teka lang. Mag-asawa kayo, tapos nakikitira. Mm-hmm. Iba yung mga masasabi sa'yo na kahit hindi lang yung pamilya, yung mga kamag-anak pa niyan. Ang pangit nang dating sa'yo. Ang pangit talagang dating sa kanila eh. Pinakasala mo anak ko, tapos yung palabad ng huli, ikaw yung walang trabaho, palamanin ka pa. Uh-oh. Kumbaga parang mali yata yung pinili ng anak ko, parang nagsisisi ako. Yes, ganun yun, medyo mapapaisip. Tsaka masasakit na salita ang sasabihin niya. Minsan, iba, may prank ang mga biyana na, baka gusto mo magtrabaho. Ay, totoo. Kaya yan. Pero mga ganyan ha. Tapos, paparinig pa mismo na yung asawa mo, batugan, palamunin. Ang hirap sa part na lalaki na masabihan ka niya, pero kasalanan mo. Parang maliliit ka nun, Jim. Eh. Diba? Maliliit ka talaga. Siguro kasi, pwede pa kung kunwari tayo mag-asawa, ako makikitira sa inyo. Parang tanggap pa kahit papaano. Kasi ganito yung partner, explain ko lang ha. Kung sa puder ko, yung babae, di ba, sa puder ko, ako nagtatrabaho. Ikaw, kahit mawala ka ng trabaho, kung marunong ka sa gawaing bahay, yes, makikita ng magulang ko okay naman yun na pangasawa mo, maurga. Misis na misis. Alam niyo naman talaga eh. Yes. Kahit na masabi mo walang trabaho yung misis ko, okay lang. Ako nagtatrabaho. Ano yun? Okay. Tanggap kasi sa lipunan yun, tanggap, Jim. Sa side namin. Sa yes. Side na lalaki. Ito usually naman mga lalaki kapag nag-asawa, di ba? Gusto nila sa poder ng lalaki. Ayaw namin doon sa poder ng babae. Yes. Kasi, hindi kayo komportable. talagang hindi. Yung hindi, part na ito, madalas itong nangyayari. Yung kahit niya yung pag-CR eh. Hirap na hirap ka pang... Kaya pala nagkaka-UTI kayo na. Ang binipiit ko eh. Ano ba may ilang factor pa rin yan? Oo, meron talaga. Kung marami pa silang magkakapatid, nandun. No? Correct. Di ba hirap ka lumabas? Lagi ka sa kwarto. Totoo. Kahit mamatay ka na sa kwarto, hindi ka lalabas. Alit ang mundo mo. Lalo't wala ka pang trabaho, hindi ang kapal ng mukha mo. Yun ang mahirap talaga. Yun. Kasi kung kunwari, yun na nga, hindi na nga tanggap ng lipunan natin na nakikitira ka sa bahay ng babae. Mm-hmm. What more yung wala ka pang trabaho? Ang sakit nung yung ni Ariel. Sorry Ariel, sorry sa mga nasasabi namin, pero ang hirap ng mga ganyang sitwasyon, lalo't ikaw. Kung ikaw ay may trabaho, no? Pwede pa mailusot pwede yun pa eh. Pwede pa mailusot kasi kaya mo magani. Kahit mag-request ka ng iluto pa ng biyana mo yung pagkain, at least nagbibigay ka ng pera na pang-budget para sa pagkain. Kahit mag-request ka, gusto ko ng fried chicken. Gusto ko ng lechong kawali. Wala masasabi yun kasi baka nagmamadali pa si Benan. Ay, nanginginig pa, eto na. Kasi partner, meron kang naibibigay. Pero kung ngayon, wala kang trabaho, hindi ka pwede makapag-request dyan. Yes. Kumbaga, bawat kilos mo nakatingin bilang sa'yo. Bilang lahat. At saka, ang mahirap kasi dyan, kumbaga, ikaw, wala kang sariling desisyon yan. Mm-hmm. Kasi nandun ka lang sa bahay ng asawa mo. Pwede sana kung yung sitwasyon,
dati ka may trabaho, nawalan ka lang ng trabaho dahil kunwari nag-pandemic, pero masipag ka pa rin. Dapat may marami ka pang isipin na trabaho na pwede kong applyan. Ang mahirap dyan, kapag simula nung nagpakasal kayo, wala ka talagang work. Yun yung mahirap eh. Yun ang maling nangyari kasi inaasa mo lahat doon sa babae. Yun. Oo, kumbaga kung wala kang ginagawang paraan para magkaroon ka ng trabaho o wala kang ginagawang diskarte sa buhay, dyan ka talaga titirahin ang biyanan mo. Totoo. At kumbaga alam mo, hindi naman pagdating sa trabaho, hindi naman ang biyanan, hindi naman niya mapili. Yes. Hindi naman niya gusto niya maging manager ka. O gusto niya, ikaw presidente ng kumpanya. Basta meron kang trabaho, ox na yun eh. Yes. Para napakitaan kanila na talagang kaya mong buhayin yung anak ko. Yes. Diba? Kaya mong itaguy yung pamilya mo. Correct. At one time, diba, dumating yung point na makapaghanap ka ng trabaho, nakaipong ka, pwede na kayo bumukod eh. Correct. Diba? Hindi, kumbaga parang, ang dating mo nang pag nagpakitang gilas ka na, ma, ma, may bahay na po kaming matitira niyo, makakakuha na po kayo ng apartment or kahit papano na itaguyod mo yung pamilya, sarili mo. Yes. Kasi alam mo, sa totoo lang, partner, kapag kasama mo mga binan, posibleng walang nasisilip yan. Totoo. Actually, lahat yan dyan, meron. Dyan sa sinabi mo, no, Jim, sa totoo lang, kung talagang nakabukod kayo, wala naman dapat pakialam ang biyanan. Sa totoo lang ha, walang pakialam ang mga magulang ninyo kung may trabaho kayo o wala. Pero dapat nakabukod kayo. Kasi pero pag sa puder, nasa puder ka nila eh. Yes, may karapatan silang magsalita. At may karapatan silang paalayasin kayo. Correct. Kaya as much as possible, pag magpapamilya, huwag tayong nakikitira. Kasi hindi mo maiiwasan talaga na may masasabi at masasabi sa'yo. Masasabi yan. Kaya nga diba, ikaw Ariel, yung pinasok mo yung buhay ng may asawa, dapat alam mo sa sarili mo na bago ako pumasok dito, kaya kong itaguyod yung pamilya ko. Kaya kong buhayin. Hindi yung, di ba, ganito, makikita ng biyanan mo na wala kang trabaho. Although sabi natin, tama ka, excuse yung nagka-pandemic na wala kang trabaho, pero still, meron pang trabaho na pwede kang applyan. Pwede kang mag-rider eh. Totoo. Diba? Ang daling pumasok sa mga ganyan. At least may income. Totoo diba? Yan. Kasi ang tao talagang masigasig, lahat papasukin eh. Hindi mo hahayaan na isang linggo, nakatambay ka lang. Totoo yan. Ito, part na bilib ako ha. Yung iba dyan, nagda-rider. Diba? Alam ba? Delivery boy. Delivery rider. Yung iba dyan, magdadagdag pa siya ng work. May extra. Magka-car wash pa. Car wash boy. Correct. Yung mga free time niya na pagkakitaan, pwede niyang pasukin eh. Yun. Dapat patola ka sa lahat. Pinapakita mo na, ako, eto lang eh. Na gusto mo talaga ng pera. Eh, gusto ko talaga buhay. Pinapakita mo sa anak. Kasi kikita na ka. Iba talaga partner yung sarili mong bahay. Yes. Yung sarili mong buhay nyo. Correct. Kumbaga, dito talaga, pag ambyan ang kasama, posibleng may mapapansin yan. Hanggat kung tamad ka. Wala kang trabaho eh. Yung pa yung pinakamahirap eh. Yung wala kang trabaho, yung pinakamalaking issue sa kanila eh. Wala kang ambag. Diba? Yung asawa mo pa yung nagtatrabaho, di ang hirap niyan. Ang mahirap kasi sa mga ganyan, no? Feeling ko lang, Ariel, kung wala kang trabaho, kasi imposible eh. Ang dami pwede, kahit magtinda ka ng ice tubig, ice candy, pwede. Ibig sabihin lang, siguro ikaw, takot ka, yung namimili ka ng trabaho. Yan ang sakit natin juicy, minsan. Juicy siya. Kaya yun ang mahirap. Yung gusto mo, kailangan, ay hindi, dapat ang trabaho ko, yung tipong pang Instagram. Kailangan trabaho ko pang Facebook. Kung ano yung nasa ano lang yung gusto nila. Eh, pero pag may available na para sana yung nakapasukan niya kahit papano, may income, sana sinubukan niya. Yes. Tsaka grab mo lahat na opportunity. Tsaka ito, part na yung iba, pinanghihinaan ng loob eh. Baka ito si Ariel pinanghinaan ng loob. Pag nag-a-apply, nasabi niya siguro, ay baka hindi ako matanggap. Oo. Di parang ikon, sinabi mo na rin sa sarili mo na hindi mo, wala kang kwenta. Diba? Di ba? Lahat ng mga trabaho talaga may mga, pagsubok talaga. Yes. Eh dapat, di ba, ginarab mo. Wala nang masamang, kung di ka natanggap, di mag-apply ka sa iba. O di ba? Totoo. Tsaka mas masarap sa pakiramdam na at least tinry mo. Kesa na may nakanganga ka lang, wala kang ginagawa. Correct. At nakikita ng biyana mo na nag-a-apply ka, nagpupursiga ka ng maghanap ng trabaho. Hindi yung nakikita tulog ka, lasing ka pa, may hangover ka pa. Kumakahingi ka pa sa biyana mo. Sabihin mo pa, ma, patip lang ako ng kape. Ang kapal mo kung baka lasunin ka pa ng biyanan mo. Mahirap yun. Kaya nga sinasabi sa inyo, Pangga, hindi po basta-basta ang pag-aasawa. Hindi naman namin sinasabi ni Jimbo na kailangan may palasyo kayo, may mansyon, may sasakyan na magara. Hindi. Kumbaga yung kaya nyong bumuo ng sariling pamilya. Correct. Sa sarili nyong mga paa. Totoo naman. Tsaka kung sa sitwasyon kasi nga, nito ni ano na nakapudrado sa biyanan, hindi naman nakakaya. Kung ikaw ay meron trabaho,
na sustento mo yung pamilya mo, walang problema doon. Yes. Matutuwa pa nga yung biyanan nyo na, ay, nandito kayo nakatira sa amin, nakapagbigay kayo ng pambills, ng kuryente, pambigas. Diba, okay yung sa kanila. Eh, kung wala ka pang silbi, walang mangyayari. Sorry, ito, Ariel, ha. Kung wala kang trabaho, at anong papel mo bilang asawa? Oh. Taga-chorba, ganun. Ay, kung ganun rin lang ang role, diba? Eh, di sana ganun na lang tayo. Di sana ako pinakitaan ko niya. Pinakakitaan ko niya. Baka milyonaryo na ay, tayo. Ay, naku, sinabi mo pa. Mas ko. Baka sa sali ko, kayo kumita sa milyon. Ay, nakakaloka. Yun lang yun. Feeling ko naman, no, sa mga binan, alam mo, ang mahirap lang kasi, tayo meron na tayong ano eh, kakabit ng pangalan pag sinabing Binan, monster, masama ugali. Yeah, no. Pero na, hindi naman magsasalita yun kung wala rin nakita sa'yo. O, walang pagkukulang sa'yo. Ang Binan kasi ano yun eh, pangalawang magulang, totoo naman eh, pangalawang magulang natin yan. Kumbaga parang sila, nagbibigay sila ng advice, eh para rin sa inyo. Oo. Dapat yun eh, tinatanggap mo ng buong puso. Pero sana matandaan din ng mga Binan na nakikinig ngayon, no? Uh-oh. Na sana huwag tayong manghihimasok. Ah, ibang usapan yan. Alam mo, ito ah, shishare ko lang sa inyo. Sige. Mismong nanay ko ah, dumating yung point na ganyan. Kunwari, meron akong problema. Sinabihan ko talaga na kapag kunwari problema namin, hindi pwedeng kayo magde-decide. Hayaan nyo ako, kaya ko to. Though, syempre, ina-appreciate ko yung mga suggestion, yung payo nila. Pero, akin pa rin ang huling decision. Dapat ganon, establish natin sa mga magulang natin na hindi kayo kong magdesisyon. Correct. Dapat ganun, manindigan kayo, hindi na kayo baby. Iba kasi, ano eh, may mga babae o asawa na humihingi pa ng ano ng magulang. So, minsan, ang tendency, nakikinig sa magulang, imbis na mag-usap sila mag-asawa. Uh-oh. Kaya lumalaki yung issue. Yes. At nadadamay din yung mga may magulang na, biyanan, di ba? Ang pangit lalo ng tingin sa'yo. Correct. Kasi pag may problema sa mag-asawa, kayo lang din magsasolve. Kayo lang. Naman yan eh. Diba? Minsan talaga, foul din ang nangyayari. Partner, ito, total, sabi mo, minsan nakikilam din yung magulang na at ambyanan na pag may away, diba, nakikilam sila. Oo, kasi nasasaktan sila. Pero hindi lang din yan, partner. Mayroon pang iba. Pag sa anak ng mag-asawa, diba? Ah, yes. Minsan nga dyan, eh, mas nangangaral pa yung magulang. Pero yung nanay, ha, doon sa bata, na imbis na tayong pamilya tayo, mag-asawa tayo, tayo ng disiplina sa anak natin. Kasi minsan magkakaroon ng ganun eh. Yes, na-overthinking din ng magulang. Correct. Ng biyanan. Oo, yung tipong concern sila, pero nakakalimutan nila yung linya na hindi, ako ang nanay. Ako yung magpapalaki. Ako magpapalaki sa kanya. Correct. At alam din naman ang trabaho ng misis siya. Yes. Wala masamang mag-set tayo ng boundary, no? Kumbaga, oops, ito yung boundaries natin. Diyan ka lang, mami. Nanay, 'di ba? Ganoon. Kaya nga 'di ba pinag-ano na kayo? Sa magalang na paraan. Oo, hindi pa pwedeng, ma, wag kang epal. Oo, wag naman ganoon. Ano lang. Tsaka huwag tayong sasagot ng masama sa biyanan. Dapat magalang pa rin kayo. Ang mga sagot ko, sabi ko, ma, sige, kausapin ko. Ganoon. Kaya namin 'to. Iyo. Magaling, kaya namin 'to. Teka dyan. Hindi yung basta ka magde-decide. Oo nga, mama eh. Ano yung papabor ka? Ito, hindi. Dapat lagi ang linya nating mga asawa, itatanong ko po kay husband. Pag-uusapan po namin. Misis. Pag-uusapan po namin kung paano ganun. Namin. Ganon! Kasi pati sa ano, pagdedesisyon sa pag-aaral, di ba? Correct. Di ba sila pa rin, mag-asawa na naman din magdedesisyon. Yung kasi, nag-volunteer yung magulang. Yung Ibigyan na. Ay, pag-aralin natin dito sa ano, sa mga mamahaling school. Eh, wala kang budget. Okay sana kung siya yung magpapayad eh. Pero say, ikaw pa rin yung ano eh, ilalaki pa rin yung tatamaan na kaya mo naman pag-aralin doon sa ano. O di, di ba nasa pag-uusap yan? Yes. Ay, nako. Kaya sana may ano, tama ka, may boundary. Diba? Ariel, ayan siguro naman, no? Mamaya, sana mag-comment ka kung ano sa tingin mo. Meron ba kaming ano doon? May punto ba kami doon? Sana, hindi pa tapos to, Ariel. Hanggang mamaya pa to, meron pa kaming sasabihin. Umanda ka mamaya, Ariel. Ano pa lang yan? Ito yung mga posibleng dahilan kaya ganyan ang biyanan mo sa'yo. Oo. Mamaya, baka naman pwede mong i-elaborate, no, Ariel, sa ating pagbabalik. Kaya naman, mga pangga, again, ang ating katanungan. Ano nga daw ba ang gagawin niya? Dahil, medyo hindi sila nagkakaunawaan ng kanyang biyanan at dun pa siya nakatira at wala siyang trabaho. Ayan. I-share nyo na yan. Ang mga sinasabi si Gravera, magsumikap ka! Magsumikap!
Mamaya malalaman natin yan, Jim. Ariel! Sa ating pagbabalik, dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Ng 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo!